What's up sa inyo mga pare ko? And yun, welcome back. And yun, nakikita nyo mga pare sa harapan natin, meron tayong tatlong klaseng bumbilya dyan. And ito yung madalas i-compare yung tatlo na to. Mukha rin naman kasi talagang magaganda yung klase ng bumbilya na to. So ano-ano ba yung meron tayo? Meron tayo ditong Osram T19. So mga pare ko, kapareho din to ng ginagamit ko sa motor ko ngayon na Honda Beat. Itong Osram T19 na to. Subok ko na to. Right. So, pangalawa, meron tayo ditong Makoto LED. So, dual color nga pala to. White tsaka yellow. Yun. So, nga pala nakikita nyo, mga bago pa to. Hindi ko pa to nabubuksan. Yan. Mga silyado pa naman. Pangatlo, meron tayo ditong Philips. Ito yung bago ng Philips ngayon eh. T19. So, mga pare ko, ang socket type nga pala na meron tayo dito ngayon ay pare-parehas T19. So, available din naman to sa lahat ng mga socket type kagaya ng H4, H11, meron yan mga pare ko. Kompleto yan. Kaya bahala na lang kayo kung ano yung socket type nyo. Hindi lang naman to basta para sa Honda Beat, kundi para din to sa iba-ibang mga motor na meron din tong mga klase-klaseng socket type. So, syempre, Honda Beat yung motor ko. At saka Honda Beat din yung pagtatryan ko ng mga bumbilya na to. Kaya T19 yung binili ko mga pare ko. So ayun, buksan lang muna natin. So ayan, mauna muna tayo sa Osram. Yan, tignan muna natin yung quality nito. Kung okay ba. Pero ito kasi mga pare ko, actually may video na rin ako dito sa channel natin. Meron na tayo. May review na rin ako ng bumbilya na to. So syempre, papakita ko lang din ulit. Yan. Makikita natin, meron siyang apat na valve dito, apat din dito. Yan. Tsaka aluminum dito sa dulo. Siguro ito yung pinaka heatsink niya. Alright. So simple lang naman, pero mga pare ko, quality talaga Osram. Yan. Dito naman tayo sa pangalawa. Alright. Makuto. Yan, buksan natin. Ay, huwag madadami kamay ko. Alright. So, yung mga pare ko makikita nyo, para siyang corona. Ayan. Ayan, para siyang corona. Hindi virus, ha? Pasabihin nyo, virus. Ayan. Yung style niya lang, para siyang crown. Pero, makikita nyo rin na anim yung bulb niya. Apat na white dito, dalawang yellow. Yun, apat na. Ganon din dito, bali, 12 bulbs. Compare natin siya sa Osram, na apat-apat. So, may 8 bulbs lang siya. Itong Makoto natin, ay 12. Dami ah. Iba to. Yan, so tabi lang muna natin dyan. Buksan naman na natin tong Philips. Okay. So actually mga pare ko, hindi nga pala sponsor tong mga bulb na to. Ah. Kaya kusa ako tong binili. Binili ko sa sariling pera to. Oh no, nalaglag pa. So ayun mga pare ko. Ah, ganun din pala. Para din siyang Osram na may apat na bulb din. Yan. Yan mga pare ko. Okay. Auto-focus lang natin. Yan. Focus lang natin. Yan. Para din siyang Osram. Yan. Apat. Compare natin sa Makoto. Ibang magkaiba sila. Pero mga pare ko, nakikita kong parang magkapareho dito ng shape ng pagkakagawa niya. Tsaka sa materials, itong Osram tsaka yung Philips ang magkaparehas. Compare natin dito sa Makoto na para lang siyang PCB board na yun, nilagyan siya ng bulb din, nilagyan ng mga ano-ano. Pero syempre, malalaman natin yan sa performance. So yun mga pare ko, abangan nyo yung video ko nang try ng mga bumbilya na to. So, hindi ko pa magagawa ngayon muna. Abangan nyo lang yung video natin mga pare ko. Ipopost ko rin kung ano mas maganda rito. Magbibigay ako ng comment kung ano sa tatlo na to yung maganda. Siyempre.
So, yun mga pare ko, abangan nyo yung upload natin ito. Kung gusto nyo magpalit ng valve sa Honda Bitman or kahit sa anong motor, kahit ito kasi yung sakit type na P19, pwede rin to sa Raider, pwede rin to sa XRM. So, sa Wave, pwede rin. Yan. So, abangan nyo yung video natin mga pare ko pag in-upload ko yung test natin ito kung sino yung mas maganda. So, ayun mga pare ko, pinakita ko sa inyo, binuksan ko lang kung ano yung susunod natin mga upload. So, ayun mga pare ko, maraming salamat sa panunod at yun. Hintayin nyo lang yung video natin ito. Alright, thank you. Okay, ayos na. Tatlo yung tatry.